welcome to our first episode of Trash and Cash. Hi, and welcome back here sa Trash and Cash. At kung bago ka sa channel na to, this is a niche ikatlo's point of interest. Expect to see here little sprinkles of life and business mindset, stuff that I use as a content creator, filming and motorcycle, and most recently, sports car. And if you are interested in those aspects, nasa tamang lugar ka. At kung interesado ka sa motovlogging equipment, panoorin mo to dahil today we're going to unbox and review the experience with Rurok 3.0 and Hank Chin Mount Attitude. But before that, let's roll the commercial. Wait, alam mo ba, may chance kang manalo ng motovlogging kit kapag na-reach natin yung 20,000 followers. At kung na-reach natin ang 25,000, mananalo rin tayo ng action camera. Just follow these pages until the end of the month yan, mga tol. Solid to tol. Solid to tol. Thank you, Tol Jason, sa isang makapagbagbag ng daming commercial. Going back to this video, this is not sponsored. We bought this with our salary deduction. At syempre, hindi kompleto ang ating review kung walang real-life scenario o yung road test. At ngayon, kasama natin sa kanan ko, si pareng JD. Hello! Pareng JD? Nice! So bro, para sa'yo, itong Rurok ba is cash or trash? But wait, bago niya sagutin yun. Kung gusto niyo kumuha ng helmet, ito, available siya sa link below. So just place an order sa kanya, kay JD. Yeah, there will be my email. Yes. Hindi lang helmet, also accessories. And visor. So, okay, brother, para sa'yo, ano ang best strength ng Rurok? Number one yung ano niya, design. Unique mga design nila. Actually, ito, pinaka-collaboration nila with ano DC Comics replicas. Ayan, so ito, maganda. Medyo ano lang, pricey, pero worth it naman dahil unique designs. Aside from the design, no? Aesthetic niya, no? Yung both sa artwork, yung itsura niya, kakaiba talaga. I think sila lang din yung unang nag-build na may ilong na helmet. So, actually, talaga, dami no? Nag-copy. So, very distinguished yun, yung helmet na may ilong para sa design ng Rurok. Parang almost all of their design, laging merong ganun, eh, no? Lalo na sa mga pangong katulad ko. Pag nag-helmet ka, nagkakailong ka. Yung safety features nga, is it cash or trash? Safety feature is cash. Because I've been reading picture nila with Rion. Yes. Rion ba? Itong link na to. Rion. And they are, ano yun, Italian na. Sa Italy ba yun? UK. UK ba? UK. Yes. And they have, ano, may collaboration sila with Rurok. So, yung safety measures nila, yung internal, yung padding, tsaka lahat-lahat. May research and development sila, tsaka very reliable talaga sa in case of accidents. May mga crash test din sila sa YouTube mismo. Correct. May bagong release sila na video na if ever gusto niya check. Ito yung link na yun. Pwede din, ano? Yes. And FYI, pare, yung cheek pad, Cheek pad, Maganda. Soft. Tsaka kung na-accidente ka, ang sakali, may ano, quick release ka na. Tsaka yung pinakamaganda nun sa Rurok nga, yung lock. Sobrang madali, open, tsaka closed. Ano lang siya, quick latch, magnetic. Nice. Nag-automatic din yan pag lock. Tapos solid talaga.
Nice, nice, nice. And also, meron din siyang option para magkaroon na... Already, built-in, ano, Interco. Card niya, no? Sarili niyang, ano, Interco. Meron sila na app na re-release sa 18 ata, February, na pwede na ngayon magka-connect sa, ano, tawag doon, Cardo. Cardo. Universal na. Tsaka hindi na kailangan na kahit malayo na kayo, walang problema na yon dahil yung ginagamit nila sa intercom, yung app mismo sa phone. So as long as may data ka sa phone, kahit let's say nandito si Kato sa Tagigon, nandun ako sa Quezon City, pwede kami mag-intercom ganito kalayo. Okay. Next question, pare. So wind noise, is it cash or trash? Dami actually nagreklamo sa wind noise. Meron naman, pero not that much actually. Ito yung vent niya. Ito totoo to, factual. Baka siguro sa old ito, model nila sa Atlas 2.0. And this one is just design, hindi siya talaga functional. Ah, okay. So siguro din sa decision nila na ganun, dito rin nag-a-absorb ng wind noise sa tenga. Baka yan bumabalik. Mm-hmm. Pero yung ngayon sa yung 4.0 yung coming nila, na-fix na nila lahat ng ano. Correct. So issue. Ang kagandahan sa Rurok ay binibigyan nila ng importansya yung mga feedback ng mga end user. Big investment actually yung ginawa nila sa safety measures. Correct. So yung 4.0 na marirelease within the month, I think mga next week na siya marirelease yung 4.0 designs. Yun ay mas better na compared dito sa 3.0. So if we have an option nga na isolito para palitan ng 4.0, gagawin namin. Kaso nabili na namin. Touch move na. All we can do is just buy another one. next time naman, may review ng 4.0 naman. And ang isa sa mga tip ko, I think, lagi sila nagre-release around end of the year. So, kung bibili ka, first quarter. Big discounts actually, malaki yung discounts. Magandang bumili ng panahon na yun. But there's a reason, but there's sila nagsisale. Dahil nga, may re-release silang bago. So, if you have enough budget naman, antayin mo yung new release para isa ka sa mga mauna. As in, yung design nila, lahat unique. So, hirap din magpili. Okay, so ito na yung pinakihintay natin. Let's go! Let's go na! Let's go. That's all for the day. Thank you, Parang JD. Walang problema, brother. Now, back to the studio. Thank you for watching. Let us know in the comment section kung naliwanagan ka sa video na to. Follow us for more dito lang sa Cash and Trash.